Magandang araw! Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng tutorial kung paano gumawa o mag-create ng account sa Live Worksheet. Pero huwag kalimutan i-like, share, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Tapos, itatype natin ang Live Worksheet. Then, i-click. So, makikita natin, ang i-click natin ay itong liveworksheet.com. Kapag i-click natin yan, mapupunta tayo dito. Then, pasok tayo sa Student Access. I-click natin yan. Pagkatapos natin i-click, lalabas itong. Then, pagkatapos nyan, i-click natin ang Register as Student. Kasi mag-create pa lang tayo ng lalabas ang group code at may nakalagay na send. Ang group code ay manggagaling sa inyong teacher. Okay, narito ang group code. Gagamitin ko ang group code ng isang section ko. Then, pag nailagay natin ang group code o nailagay nyo ang group code, i-click natin ang send. So, lalabas ang register as a student. So, pipil upan natin ang username. So, ang username, pangalan nyo without space. So, hindi tayo maglalagay ng space. Pwede rin namang gumamit ng number. It depende kung anong username ang gusto nyo gamitin. Basta dapat wala siyang space. Then, password. So, pipili rin tayo ng password na inyong matatandaan. Katulad ng username na ginamit natin sa taas. Kasi, yan ang gagamitin ninyo pag nag-login kayo sa Live Worksheet. Then, repeat password lang. Kopyahin nyo lang yung password na nasa taas. Then, pagkatapos dito ay full name. Lalagay nyo na yung buong pangalan ninyo. And then, yung susunod ay email address. So, pag napilapan nyo na yung mga info na nasa taas, i-click na natin yung register. So, pagkatapos natin ma-click yung register, i-confirm naman natin siya sa ating Gmail. So, i-click natin yung Gmail na may nakalagay na Welcome to Live Worksheet. Pag in-click natin yan, ito ang lalabas. Then, para ma-confirm yung ating account, i-click natin yung www.liveworksheet.com. Then, pabalik tayo doon sa simula. So, wait natin hanggang sa ma-accept ng or ma-approve ng teacher nyo yung inyong account. So, pag may confirmation na sa teacher nyo na approve na yung account ninyo, papasok uli kayo dito sa Student Access. Then, yan. Babalik uli tayo doon. So, ang hindi nyo napipindutin yung register as student, ang lalagay nyo na ay itong sa username. Ilalagay ninyo yung kung ano yung username na ginamit nyo nung nag-register ka. So, okay. And then, yung password. So, pag nailagay nyo na yung username and password, then click nyo na yung enter. So, pag na-click nyo na yung enter, makikita nyo na ang inyong workbook.
Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako si Teacher Faye. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video ito. Paalam!